Nafe-feel mo ba na para ka ng losyang? O kaya naman, feel mo na wala ka ng ka-apil-apil? Or let's just say, losyang ka na. Marami kasing reason kung bakit nalolosyang yung isang tao. At common ito sa mga babae. Oh, no. Number one reason, dahil daw nag-asawa ka na. Ano naman kung nag-asawa ka na? Magpapakalosyang ka na? Hindi ka na mag-aayos? Dahil sa palagay mo, yung iyon na yung asawa mo. O kaya naman sabihin natin na palagay ka na hindi na mapupunta siya sa iba. Aminin. Pero a big, big no. Reason number two, dahil naging plain housewife ka na. Hindi ka na lumalabas ng bahay. Lagi ka na lang sa bahay. Puro ka bahay. Dati nasa office ka, maganda suot mo. Tapos naka-makeup ka pa, maganda yung ayos mo with heels pa. At maayos yung buhok mo. Ngayon, kung ano lang makita mo sa cabinet mo, na-comfortable ka. Pero, reason number three, dahil nagkaanak ka na. So, nagkaanak ka na. Papabayaan mo na sarili mo? O sige, moms, ang hirap talaga, nandun na tayo ah. Hirap talaga mag-alaga ng baby, lalo na kung kapapanganak mo lang. Andun yung mag-aalaga ka, magpupuyat ka, yung mister mo, magluluto ka pa, at kung ano-anong kaek-ekan pa yung gagawin mo. Reason number four, dahil kulang ang budget, plain housewife ka na. Pinagkakasya mo na lang yung sweldo ng mister mo. Ganun ba? Reason number five, stress. Dami mong iniintindi, dami mong inaasikaso, dami mong iniisip. Hindi mo alam kung ano unahin mo. Ang gusto mo, lahat magawa ng sabay-sabay para matapos na agad. Correct? Reason number six, panay kain. Dahil stress ka at habang nag-iisip, idadaan mo sa kain. Tama? Pag sumasamahin natin lahat yan. Alam mo girl, hindi porke nag-asawa ka na, naging plain housewife ka na, nagkaanak ka na, wala kang budget, magpapakalosyang ka na. Diba nga sabi, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Nasaan ka dun? Nag-asawa ka para magbuo ng pamilya, hindi para magbuo ng giyera. Oo, giyera. Kasi, mainis ka sa mister mo, every time na makikita mo siya, nakatingin sa maganda at sexy. Alam mo girl, kahit sabihin ng mister mo na maganda ka, kahit walang ayos, huwag ka maniwala. Alam mo kung bakit? Kasi, alam mo nila na marami ka ng inaasikaso. Alam nila na hindi ka na maganda o gaga. So, pag sinabi pa nila sa'yo na pangit ka, na mukha ka ng losyang, na hindi ka na maganda o gaga sa itsura mo, nasa stress ka na. Siyempre, masasaktan ka. Mag-iisip ko na naman, may stress ka na naman, masakit na sa ulo. At dahil may anak na kayo, ang dami mong iniintindi, dami mong inaasikaso. Kung ano lang ang masuot mo, di ba? Hindi ka na nga magkanda o gaga sa kanila eh. Ka pa rin magkanda o gaga sa damit mo. Simple advice, i-manage mo ang oras mo. Magkaroon ka ng time management. Kahit ba sabihin natin, baby pa yung anak mo, andun na tayo, mahirap talaga. Sabi nga ng matatanda, di ba? Kapag tulog ang baby, sabayan mo rin ang tulog. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon, pwede mong gawin. Unless, kung may kasambahay ka, or may kasama kang lolo't lola na pwedeng karelyebo, di ba? Pwede yun. Gawin mo, habang tulog ang baby, gawin yung dapat gawin. Kaya lahat, nasa sayo yan. I-manage mo ang time mo. Sa itsura mo, mag-bis ka ng maayos. Pero huwag naman yung OA sa ayos ha. Nasa bahay ka lang eh. Pero yung maganda naman tingnan sa paningin ng mister mo. O kahit sabihin natin sa paningin ng ibang tao. For example, or sa damit mo. Dating na mahilig ka mag-duster, mahilig ka mag-loose shirt, damit ng mister mo sinusuot mo na. Kahit mag-short ka, huwag naman yung OA sa shorts. Sa top mo, simple tees. Tipong hindi mukhang maasim. Yung hindi mukhang basura. Huwag yung matanda pa sa age mo, yung suot mo. Yun. Tulad nito. At sa face mo, mag-makeup ka ng very, very light. Maglagay ka ng BB cream.
maglagay ka ng lip tint. At ang importante, pag wala kang kilay, syempre, maglagay ka ng eyebrow pencil. Remember, kilay is life. Kagaya nito. At syempre, ang pinaka-importante, maligo ka bago pa dumating ang mister mo para hindi ka mag-amoy paksiyo. Kung kulang ka naman sa budget, kailangan gumastos para hindi maging losyang. Ang kailangan mo, ayusin mo sarili mo at time management. Sa food naman, madami mong stress, madami mong iniisip, kaya kain ka ng kain. At excuse para sa'yo kasi nanganak ka, kaya hindi ka na pumapayat. Tama ba? Tapos, nagkita kayo ng ka-office mate mo or ng classmates mo dati, mahihiya ka sa itsura mo. 28 ka pa lang, pero mukha ka ng 45. Magugulat sila sa itsura mo, hindi dahil maganda ka, kundi losyang ang itsura mo. Control yourself. Huwag daanin sa kain ng stress. Pag tumagal pa yan, ikaw din, lalo kang mahihirapan, sinasabi ko sa'yo ngayon pa lang. Kasi masasanay na yung bituka mo na kain ka ng kain. Kaya ngayon pa lang, umpisahan mo na. Dating 2 cups of rice ka, itry mo gawing 1 cup. Hanggang sa masanay ka, unti-unti lang ang kain mo. Sa merienda mo naman, lagi kang bread, sweets, soda. Yan, number 1, nakakataba. Gawin mong fruits, banana, apple, or boiled egg, pwede yun. And lots of water, syempre. Kasi ito ang nagpapaganda sa ating kutis. Kaya magmumukha tayong bata kung maraming tubig ang ating katawan. Gawin mo lang to. Yung simple advice ko, siguradong babalik yung baling kinitang katawan mo. At syempre, isa pa, don't forget to do some workouts. Kailangan natin yun kasi iba yung pagod natin sa bahay at sa workout. Nagre-release kasi ng happy hormones kapag nag-workout ka. Kaya iba pa rin yung nabibigay ng pag-exercise. Actually, this is my personal experience lang. So, that's sa inyo naman kung gusto nyo itry. Pero para sa akin, why not, diba? Wala namang mawawala. Try lang. Kaya umpisahan nyo na ngayon na. Huwag na mag-isip-isip bukas, next week, or next year. Ngayon na. And that's all for today. Sana nagustuhan nyo ang tip na binigay ko sa inyo para hindi maging losyang. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Just click the red button below and click the notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng videos ko. See you on my next vlog, guys! Bye!